Sabay pong ipinagdiriwang ngayong araw ang kapanganakan ng dating Pangulo at Ama ng Wikang Filipino na si Manuel Luis Quezon. At ang espesyal na araw ng Quezon City na ipinangalan sa dating Pangulo. Kaya sa araw na ito, sandali tayong magbalik-tanaw sa mga grandyosong planong inilatag para sa lungsod na minsan ding naging kabisera ng ating bansa. Kilalanin din natin si dating Pangulong Manuel Luis Quezon sa mata mismo ng kanyang mga kaanak. Narito ang report. Karamihan sa atin tanging sa 20 pesos na lamang nakilala ang dating Pangulong Manuel Luis Quezon, ikalawang naging Pangulo ng Pilipinas at Presidente ng Commonwealth Republic. August 19, araw ng kanyang kapanganakan, siya ring araw ng isa sa mga lugar na ipinangalan sa kanya, ang Quezon City. Mula 1948 hanggang 1976 ang Quezon City ang kabisera ng Pilipinas at hindi Maynila. Ito ang master plan ng Quezon City noong 1941. Ang city layout ng lungsod hinubog mula sa disenyo ng Washington, D.C. Kung ang Washington, D.C. hango sa pangalan ni President George Washington na kinikilalang ama ng Amerika, ipinangalan naman ang Quezon City kay Pangulong Quezon, ang tinaguriang ama ng wikang Pilipino. Ang unang site na pinili nila, yung site ng University of the Philippines, kasi inilipat na dapat yon. So ito yung site ng University of the Philippines, kung saan ngayon ang UP. Yan ang unang site, tapos yung pangalawang site, yung center ng bagong center ng government, yung National Government Center. Ang pinili nila, isang malaking quadrangle, four-sided, na nilagyan nila ng apat na avenue. Sa 1941 master plan ng Amerikanong arkitektong si Daniel Burnham, plano nitong ilagay dapat ang Malacañang sa kinatatayuan ngayon ng Veterans Memorial Medical Center sa North Avenue. Ang bagong Supreme Court dito rin sana ilalagay sa kinatatayuan ng SSS Building sa East Avenue. Mahalaga raw ang ganitong disenyo para nasa iisang lugar ang mahalagang sangay ng gobyerno. Nung ginawa yung 41 plan, immediately inapproved ng Kongreso. So ginawa na yung Quezon Avenue, Highway 54 na dati ang pangalan ay 19 de Junio, yung South Avenue, Timog, North Avenue, East Avenue, and West Avenue, at saka isang malaking ellipse na kung saan itatayo dapat yung ating Kongreso. Makalipas ang ilang taon, ibinalik ang kabisera sa Maynila. Pinalitan din ang 1941 master plan dahil sa World War II. Sa kalagitnaan ng digmaan, namatay sa tuberculosis si Pangulong Quezon. Ang paikot na lupain na dapat sanay para sa Kongreso, naging huling himlayan ni Pangulong Quezon, ang Quezon City Memorial Circle. Sa pagyao ni Pangulong Quezon, isang kapangalan naman niya ang ngayon kilala ng publiko, ang kanyang apo na ngayon isang presidential undersecretary, si Manuel Luis Quezon III. Mga jokes noon, kunyari, lalo na kung bata ka, tatawa. Oh, sino, hello, who's calling? Manuel Quezon, bago ka makatapos, ha, and I'm Rizal. O kaya pag may papakilala ka sa tao, sasabihin na, ah, talaga, tas, ano, sa wallet, tas duduko, to, kumukha ba? Ipinakita sa amin ni Undersecretary Manolo ang ilan sa mga litrato ng kanyang lolo. May itinatago pala itong talento sa sayaw na tango. Mahilig din daw ito magsulat, palabiro. At minsan ang nalitratuhan na may bigote, malayong malayo sa sikat na itsura niya sa 20 pesos. Palaging masaya ang mga tao at maganda yung mga naririnig mong kwento. So nare-realize mo na rin na hindi naman talagang pabigat, kundi inspirasyon at siguro nagpapatulak sa'yo na meron talagang kailangan kang gawin yun. Ang bawat lugar may kanya-kanyang nakakubling kasaysayan. Marapat ding minsan-minsang kilalanin kung kanino ito ipinangalan para sariwain at pahalagahan.